ngayon gagawa naman tayo ng cheese bread rolls, okay? So, yung last time kasi na ginawa natin to fill. Subukan natin kung gagana naman siya this time. So, dito sa small bowl, lalagay lang tayo ng 1 tablespoon ng dry active yeast. Okay? Ito yung pinaka-crucial na step dito kasi kung ito hindi umasa katulad ng una kong ginawa, eh di mali na ito. Okay, tapos lalagyan din natin siya ng 2 tablespoon ng flour. Hala. Ito babaksan. Okay. 1, 2, and then yung 1/4 cup na milk or yung ating warm milk. Yun yung pinaka-importante dito kasi kung hindi warm yung milk natin, hindi ko lang mangyayari. Pero kung sobrang init naman niya, mamamatay yung ating yeast. Okay. Yung natin kung warm. Okay. So, malaman mong warm siya pag yung okay lang siya to touch, hindi siya yung sobrang nakakapaso. So, imimix na natin ito, isi-set aside, and then we'll move into yung ating mga dry ingredients. So, this time naman, maglalagay tayo ng... Ay, may reminder daw sa Adextra. Sabi niya mag-stretch in daw kami. So, anywho, so atin sa dry ingredients, so lalagyan natin siya ng 1 1/2 cup of flour. Stretch in. Okay, yan yung 1/2. And then... Okay. Ay, patama ba yung paglalagay ko? Okay, kulang ko. Sorry. Okay. Ayan. So, 1 1/2 cup flour. Meron na tayo. Nag-ready na. Tapos, ano naman natin ilalagay dito yung ating caster sugar. 2 tablespoon of our caster sugar. Where is it? So, since wala tayong caster sugar, normal sugar na lang ilagay natin. Wala naman sigurong mangyayari doon. Sabi kasi sinabasa ko, depende if you're concerned dun sa itsura nung iyong bread. Okay, may 2 tablespoon na tayo. And then, nalagyan natin siya ng 1/2 teaspoon of salt. Alright. So, haluin natin daw siya, tapos lalagyan natin ng well sa gitna. So, parang gumagawa tayo ng semento. Alright. So, mix. And then, maglagay ng well sa gitna. Okay, na-mix ba natin ang ating semento? O, diba? Ang ganda ng panoorin nun, diba? Construction. Nung bata ako, paborito ko rin yun eh. Tapos kukuha ako ng mga debris. Tapos gagawa ako kunyari ng mga something. Ayan. So, hindi ko alam kung tama itong paggawa natin ng well na to. So, siguro pwede na to. Okay. Natin ngayon yung ating mga wet ingredients. Okay? So, lalagyan natin daw yung eggs. Okay? 2 eggs dito sa gitna. Okay, 1 and 2. Okay. So, dahil natin ito na sa loob yung ating itlog, ang sunod naman natin ilalagay ay 2 tablespoon ng milk. Okay, so konti lang pala yung nalagay kong milk dito nung pinainit ko. So, 1 lang pala. So, maglalagay na lang ako ng another 1 tablespoon fresh from the lalagyan. Hindi na yung medyo warm. Buti lang di pa siya lumalamig masyado sa ref. Okay. Ayan. And then, isusunod naman natin yung ating yeast mixture na pre-prepare kanina. Okay? So, ito. Ihahalo natin ito dito sa gitna. Okay? Ay, oopsie. Sana hindi ko ulit natatanggal yung focus. Okay. Tapos, gagawa na tayo ng semento. So, dahil lalagyan na natin siya dito sa gitna, ang sunod natin gagawin ay... Sabi dito, using a wooden spoon. Wala yata akong wooden spoon. O kung meron man, di ko pa yata siya nalilinisan. So, ito na lang favorite natin yung gagamitin natin pang mix dito. So, we'll mix the dough for 6 minutes, okay? Alternatively, bring the dough together with a stand mixer fitted with a dough hook attached and mix for about 3 minutes, okay? So, since mahirap itong gawin, so, ihahalo ko lang siguro gamit ito. And then, afterwards, lilipat na tayo dun sa... stand mixer kasi mahirap din yung 6 minutes eh. So, stand mixer ka na lang siya for 3 minutes. Okay? So, hold on. I'll set it up. Simulan na natin ang ating ilang minuto ulit yun? 3 minutes on medium speed. Okay
siya, no? So, ngayon, ilalagay naman natin itong butter natin dito. Ang sabi, tablespoon daw per tablespoon. And then, in low speed. Okay, tapos, igagawin lang natin ito for 6 minutes. Medyo, ano na siya, smooth and shiny. So, ngayon, ililipat natin siya dito sa ating lightly oiled na bowl. Tapos, meron tayong two option. Yung isa, hayaan natin siya mag-rise for 30 minutes. Lagi natin siya sa warm na lugar dito sa bahay. Yung isa, pwede naman ilagay sa ref mga about 2 hours. And then, yun, parang ganon. So, ang pipiliin ko yung ilalagay ko sa ref kasi magagawa muna ako ng aming lunch. So, yun. So, ilipat ko lang siya dito. And then, cover natin. Lagi natin sa ref for 2 hours. Or sabi nga doon, kahit overnight. Tapos ito niyate ko, nasa mood ako mamayang gumawa. And then afterwards, ayun na. Mag-roll-roll na tayo. Sana umalsa siya. So dapat overnight natin gagawin. Pero nagduda na kasi ako, hindi umalsa. Kita niyo ba? Oh, mukhang mali na naman yung paggagawa ko ng cheese bread. Pero anyway, panindigan na natin siya. Hindi siya umalsa. So, kunyari, mag-move tayo dun sa ating next step. So, dun sa next step natin, ang sabi doon ay imasa lang natin siya ng very, very light. Siguro kulang pa to sa masa, no? Anyway, yon. Tapos, i-divide natin siya into 10 pieces. Okay. So, pag na-divide natin siya sa 10 pieces, we'll let it rest for another, anong tawag dito? Parang clay na siya tuloy. Another 10 minutes, and then, yun, lalagyan na natin siya ng malaman. Okay? Okay. Bilog na siguro itong baby natin ito. Okay. I'm back. So, 10 pieces daw. Cut natin siya. So, 1. Okay. Yan. Pero siguro subukan natin, baka pwede namang 8 pieces na lang. Kasi, you know, ganyan. Bilog lang natin siya. Ooh, so sticky, ah. Wow, so sticky la. Kaya pala importante nga yung ating flour. Siguro kulang ng flour itong aking ginawa. Feel ko lang, ah. Kaya siguro super sticky siya. Anyway. La la la. Dami kong ikot-ikot na. Galing kong bata. Okay. Iyan na lang natin siya. Bilugin. Oopsie. Dumidikit. Lambot. Okay. So we'll just do this with the rest of our ingredients. Yun naman mga bakers na mali ito. Pero tingnan natin, baka naman magbago. So, we'll let it rest for 10 minutes, hoping na mag-rise siya, pero alam kong hindi na. Anyway, ilang, wait. Hindi naman siya lumaki. But anywho, lumapad lang siya. So, ngayon, ang sunod nating step na gagawin ay igaganon daw natin siya. Ay, mukhang kailangan palit natin ng ano, i-dust yung surface ng konti. Lightly, ano lang natin, para lang hindi siya masyadong ma-cute. Okay. I-flatten lang natin daw siya. Okay, like this. Okay. Nerf this. Okay. And then, nalagyan natin ng cheese dito sa gitna. We'll make it like a log. Feeling ko nga parang hindi na pala natin kailangan to kasi kaya na natin siya i-flat on our own. So, we'll roll it like a rug. Can you see it? I don't know if you can see it, but it is really, really sticky. And then, dahil na-roll na natin siya, ay sticky. Like a log. Ayun ako. Ayun ako, Moshi. What did you do with your cheese bread? Nagiging, ano kayo magiging itsura nito? Nakakakaba. Ayan, so may cheese na siya sa loob. So, ganyan na. Ito yun na. Sorry, hindi ko makita ko nakikipon yun. Alright, yan. So, ilagay lang natin siya ulit dito sa ating lalagyan. And then,
We'll let it rise again for another 30 minutes. And then after 30 minutes, ibabake na natin siya sa oven natin. Okay? So we'll just do it with the rest. Mukhang dahil sticky siya, we'll just lightly dust this with something. And then, ganun-ganunin na lang natin kasi parang hindi kaya ng rolling pin. Okay? Balikan nyo lang ako. Ito na yung itsura nila. Ko-cover lang natin ito and we'll wait for 30 minutes. Ipipreheat na rin natin yung oven natin ng 170 degrees Celsius. And then, yun. Samaya, balikan natin siya. Okay? Balikan natin. Hindi pa rin siya umalsa! Pero okay lang. Napreheat na naman natin yung oven. So ngayon, lalagyan natin siya ng milk daw. Brushing. And then, ibibake natin siya for 25 minutes too late. Though you traveled so far, I'm sorry you are 25 minutes too late. So, tingnan natin kung masarap siya. Lumabas yung mga cheese. Mukhang tama naman yung bread ko. Pero hindi ko yata sila na-seal lang mabuti. So, very oozing siya. So, ang last step daw kasi dito, lalagyan mo ng butter at saka ng sugar. So, let's still try to do it. Pero medyo ha natin itong lumabas na mga cheese natin. And then I'll show you how it looks. Ayan. Ayan. So, kinoconvince ko si Jambert na sabihin na masarap itong aking ginawa. Pero mukhang masarap talaga siya. Lagyan lang natin ng butter ha habang nagme-melty-melty pa siya kasi mainit. Kasi yun yung sabi dun sa instruction eh. And then, ay grabe. We'll sprinkle some, wow, sugar. And mukhang kakainin na natin to lahat ngayon. Goodbye, diet! Wow, ang galing-galing ko na talaga. I'm a chef. I'm a baker. Shut up. Self-love it. Siguro we'll try the brown sugar from the hotels. Ito ang gamitin natin. Alright. Diba? Ang kalat naman ni Mutsi Kels. Pero that's okay. It's part of the design. Say lang. Happy eating! Sige, tikman natin. So, subukan natin kung okay ito. Init pa. Harap siya. Hindi pa rin siya yung Mary Grace-like na cheese bread. Pero, masarap siya. So, gusto doon ni Jember kung may milk. Lagyan ko yung isa nung may milk. Kainin namin ito. So, yun lang. Happy eating!